Hi guys! So, today's video, gagawa tayo ng chili garlic sauce. So, ito na nga yung malalaki to na sili. Di ko alam kung anong variety to na sili. At binilad ko siya ng konti kasi para mag-dry. Nagtutubig kasi to. So, ayun, binilad ko siya. Pang 2 days na ngayon at ngayon lulutuin ko na siya as a chili garlic sauce. So, samahan niyo ako guys! At ito naman yung ating 2 kilong bawang na ating ilalagay. So, medyo matagal-tagal ang pagbabalat nito dahil sobrang dami nga. So, ayan guys, simulan na natin. Sobrang tigas nga nitong bawang na to. Sobrang tagal ko nito. Siguro abutin ako ng siyam-siyam bago ko ito maubos na 2 kilong bawang. At eto na nga guys, yung aking bawang, hindi ko na naubot dahil talaga namang ubos na ubos na yung oras ko. Mabot na ako ng 1 oras, kakabalat lang ng aking bawang. So, ayan na. Kailangan ko lang tong ilagay sa ating chopper para hindi na ako maghihiwan ng paisa-isa. So, ayan, ilalagay na natin sa ating chopper. Hindi naman siya kailangan pinong-pino. Okay, ayan lang guys. Kung mo ilagay para tapos isusunod ko ng isa-chop yung ating sili. Medyo matagal-tagal din yun. Kailangan ko magsuot ng gloves para hindi ako masili. So, ayun. Tapos na tayo sa ating bawang. Isantabi na natin to. At naglagay na rin ako ng ating kaldero at naglagay na ako ng mantika. Ayan. Naglagay na ako maraming mantika para hindi siya agad masira. Makita niyo naman guys. So, diba? Sobrang dami. Mga 2 bote siguro yung nailagay ko. So, ayan. Mainit ang ating mantika at ilalagay na natin ang ating bawang. Bawang. So, fry lang natin ang ating bawang. Kailangan mag-golden brown muna ang ating bawang. So, ayan. Medyo golden brown na ang ating bawang. Maglalagay na tayo ng ating tomato paste. Mga 2 kutsara lang ng tomato paste. This one and 2, ayan, and then ihalo na natin. Kailangan i-absorb nung ating oil yung ating tomato paste. So pag nag-red na yung ating oil, pwede na natin ilagay yung ating sili. Ibig sabihin, nandito na yung ating tomato paste. Ayan, namumula-mula na ang ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating sili. So, ayan na nga. Ang dami nito, guys. Ang plangga ng malaki. So, ouch. Unti-unti, iyan lang natin ilagay. Kasi sure na aapo ito dito sa kaldero ko. Oof. Ano ba yan? So, ayan, nailagay ko na nga lahat ng ating chili. So, kailangan natin i-maintain ang paghahalo nito para hindi siya dumikit o masunog sa ilalim. So, ayan, lumalabas ang ating mantika.
konti pang kulo. Kailangan pa ng konti pang kulo. Tapos, i-blend na natin siya. So, maglalagay tayo ng ating asukal. Mga 2 kutsarang asukal lang. Just to make it spicy, sweet. Sweet and spicy. Tapos, maglalagay din ako ng 7 spices. Ayan. Pero timpladong-timplado yung ating tomato. Ay, hindi ko lang ang tomato. Ito pa. Pero timplado ang ating chili garlic. And then, of course, yung asin. Maglalagay ako ng 3 kutsarang asin. Ayan, malaki. Ito guys, para hindi siya mabilis masira. Let's help to preserve yung ating our chili garlic sauce. Ayan, so yummy. Sarap nito, sawsawan. Panimpla, yun. Ang dami ng mantikang nilagay ko. Tingnan nyo guys. Pero dapat mangibabaw yung kulay na red. Kapag ganun na, luto na yun. Pwede na natin siyang patayin. Alisin sa apoy. Tapos pag tumamig dyan, saka natin ilalagay sa garapon. Ayan na, nangibabaw na ang ating mantiko. Pwede na natin itong i-blender. Ayun, tumatalsik-talsik. Ito yung pinangayaw ko dito. Kasi pag naglalagay tayo ng asin, ayun, nagtatalsik-talsik na. Yung mantika. Saka yung kasi naglalaban. Nag-aaway sila. Pati ako inaaway. Ayun, hinaan natin yung apoy. Para hindi tayo matalsikan ng mantika. Last year nung gumawa ako ng talsikan yung mukha ko, until now may bakat siya. Nag-itim, hindi na natanggal. Oh my God. And for this year, kailangan natin maglagay ng cover sa ating pagmumukha. Para hindi na tayo matalsikan. I-blend na natin ito guys. So guys, after natin itong ma-blend, ganito na magiging texture niya. So kailangan natin itong pakuluan pa ng konti, 15 minutes to 20 minutes, until mangibabaw ang mantika. Shadan! Ito na ang ating chili paste na nanlalaban. Tilamsik! Grabe! Ouch! Oh my God! Ayan, luto na yan guys. Nangingibabaw na yung ating mantika. It means luto na! Chili paste. Ayan. Sarap. Sarap nito guys. Lalo sa mga mahilig ng maanghang. So, ito na yung ating chili garlic sauce or chili paste. Ayan talagang daming oil yung mantika niya. Talagang sure kahit mag-isang taon to, hindi ito basta-basta masisira. Tapos, lalagay ko na ito sa garapon kapag malamig na. Pero, for now, kailangan ko muna siyang palamigin. So, ito na nga guys, naisaling ko na sa garapon ng ating chili garlic sauce. Bali, yung 5 kilo na kagawa ako ng 5 garapon na malalaki at isang maliit. So, ayun lamang guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, comment down below kung may mga request kayo na gusto nyong lutuin ko. Thank you for
watching guys. Don't forget to like and subscribe.